blocking, attacking. Oh, it's a great set. Dalawa sa pinaka-importanteng play sa volleyball. Ang volleyball, sport na niyakap na ng mga Pinoy bukod sa basketball. At kapag volleyball ang pinag-uusapan, bukod sa liksi at galing, talagang height is might. Yan ang meron sa tinaguriang Twin Towers of Volleyball ng National University na sina Jaja at Dindin. Pag naglalaro kasi yan, concentrated sa ginagawa nila, super disiplinado, napaka-agresibo niyang dalawang batang yan. Kung sa showbiz ang artista na tulad ni Arce ang iniidolo, sa loob naman ng volleyball court, silang dalawang ilan sa volleyball stars na talagang tinatawag na idols na mga volleyball enthusiast. Pero paano nga ba nagsimula ang mga magkapatid na mahilig sa volleyball? Actually, nung una hindi ko siya hilig. Tapos, nag-room to room yung coach nila, tapos pinatayo, sabi niya matatangkad daw. Eh, marunong na ako mag-dig pass, so doon na nag-start. Actually, siya yung nagdala sa akin sa larangan ng volleyball. Dinala niya ako sa UST kasi yung coach nila no, naghahanap. So doon din ako nag-start na maglaro ng volleyball. 6'4 ang height ng bunsong si Elijah Daphne Santiago na mas nakilala sa palayo niyang Jaja. At ang ate naman niyang si Aliona Denise o mas kilalang si Dindin ay 6'2. Pero walang duda, sa larangan ng volleyball, ang malahiganteng tindig ng Santiago sisters, masasabing dekalibre. High school, di kami nagsabay. College, isang taon lang kami nagsabay. Siyempre, iba yung pakiramdam pag may kasama kang kapatid. Feeling mo safe ka kahit anong gawin mo. And then, kung magkamali ka man, merong may taong lalapit sa'yo na magsasabi na, okay lang yan, bawi ka. Parang nakikita mo yung ate mo na gumagawa sa loob. Sobrang saya mo. Naging magka-team sa volleyball ang magkapatid na Santiago. Nung magkolehiyo, pumasok si Jaja sa National University at lumaban sa UAAP Season 75 Women's Volleyball noong 2012. Dito, ginabayan siya ng kanyang ate Dindin para mas lalong lumakas pa. Kung ano naman yung ginagawa ko, ganun din yung ginagawa niya. Kung anong pwede kong isuggest sa kanya, kung anong pwede isuggest niya sa akin, kung ano ba yung tama, kung ano yung mali. So, nagkakaintindihan kami. Siyempre, as an athlete, kailangan marunong ka rin umintindi. And kapatid ko pa siya, kung sasabihan ka niya kung ano yung mali sa'yo, kailangan mong intindihan at kailangan mong tanggapin kung ano yung mga gusto niyang itulong sa'yo. Malayo na nga ang narating ng magkapatid na Santiago sa volleyball at samot-saring parangal na ang natanggap. Si Dindin, na una nang pumasok sa University of Santo Tomas, Junior Golden Tigresses noong 2005 hanggang 2009. 2010 nang pumasok siya sa kolehiyo sa National University. Ilan sa mga nakuha niyang awards ay Best Attacker noong UAAP Season 76 at MVP of the Conference sa Shakey's V-League Season 10 at 11 First Conference. Pero siyempre, hindi papadaig ang bunsong si Jaja pagdating sa paghakot ng awards. Ilan lang dyan ay bilang Best Attacker noong UAAP Season 77 Individual Awards at nasungkit ang kanyang kauna-unahang Finals MVP Award sa Shakey's V-League Open Conference nitong nakaraang taon. Best Spiker. Walang tulak kabigin na naging superstar ang magkapatid na Jaja at Dindin sa loob ng volleyball court. Pero kung pamilya at personal na buhay ang pag-uusapan, game na game rin ang magkapatid makipag-throwback kwentuhan. Tahimik lang si Jaja eh. Pero pag gusto niyang maglinis, bawal mo siyang istorbo eh. Kailangan, pag sinabi niyang gawin mo yan, kailangan gagawin mo yan. Si Ate Dinin, pag nasa bahay yan, makulit, sobrang bully niyan. Pag naglilinis ako, ayoko nang magulo. Gusto ko ako lang. Kunyari, bawal ka dumaan, nagwawalis ako, bawal ka dumaan. Ganon. Siya hindi. Aapakan niya pa yung winalisan mo. Wala ka dyan. Ganon. I would say na ideal kasi yung ano nila, samahan. Nandun yung tampuhan, nandoon yung kulitan, pero tutulungan sila in whatever ways. Points down again sa pagpapalaki ng anak na kailangan you have to have this kind of unity as brothers and sisters. So, ang nangyari ngayon, isa, imbis maging rival, nagiging support mechanism naman yan. Kasi syempre sa magkapatid, di mo naman po maiwasan bata pa, di ba? May mga inggitan, mga ganon, mag-aaway. Hindi mo naman po maiiwasan yun, syempre. Pero nung tumanda na, syempre, alam mo na tama at mali, na-realize mo na na kailangan nyo magtulungan. Sa pagtatapos ng aming kwentuhan, masasabing naging matatag ang magkapatid sa lahat ng pagsubok sa kanilang pinagdaanan, sa pamilya o sportsman.
very, very, very thankful ako. Masasabi ko, sila yung gumagawa ng responsibilidad na supposedly minsan dapat sa akin or dapat sa father nila. Sabi nga, sisters through ups and downs. Sila ang halimbawa ng magkapatid na mas pinatatag ng panahon, singtatag ng kanilang lakas sa loob ng volleyball court. Siyempre, maraming salamat kasi ginagawa mo lahat yung parang effort mo sa pamilya kahit hindi mo responsibilidad ginagawa mo. Nakikita ko na yung kahit hindi ka mag-effort, kita ko na parang nag-e-effort ka pa din. Kaya maraming salamat. I love you. Siyempre, mahal kita. Mahal ko kayo lahat. Oh, and maging good mother ka sa baby mo and good wife. Sana makabalik ka na kagad sa paglalaro. Magkasama tayo. Magkasama tayo.